Pag nagising na po siya, pwede na po siyang umuwi. Ay, talaga po. Oh. Lilith! Gising na si Harry. Ay, sorry lang po. Harry! Gising ka na! Gusto mo bang kumain? Merong pinabili si Josa. Gusto mo? Alika, kumain ka. Oo, Harry. Binilang kita ng paborito mong beef tapa kasi sabi ng Tita Lilith, paborito mo ito. Kain ka na. Gusto mo? Kain ka muna. Gusto mo subuan kita? Ako, masarap ito sigurado. Huwag na po, Tita Lilith. Nakakaya po kayo siyang Susan. Harry, huwag mo nang iisipin yun. Ang mahalaga, magpalakas ka. Ha? Siyang lagnat. Wala kang lagnat. Ayan, ako. Ay, makakauwi na siya, di ba? Oo. Alam mo, Harry, mabuti pa. Sa bahay ka na lang muna tumuloy. Kasi doon, maalagaan ka namin. Pero nakakaya po kay Chang Susan, baka. Ano ka pa naman, Harry? Huwag mong iniintindi yung mga sinasabi ni Chang Susan. Ganun talaga, pag nagkakaedad, maraming sinasabi. Pero wala naman sa kanya yon. Alam mo ba, minsan nga, nahuhuli ko nagsasalita mag-isa yun eh. Oo, nangiti mag-isa. Kung si Chang, matanda na kasi. Basta Harry, sa bahay ka na lang muna tumuloy, ha? Oh, pakainin na lang kita, ha? Sigurado ko nagugutom ka na. Ilabas mo naman, masigurado. Masarap to. Masarap to, sabi nung nagluto, tsaka bagong luto. Oo. Ay, ang sarap, tapa. Ay, sa mong kanin. Dok, dapat hindi nyo nahinanap si Dok Carlos kasi tingnan mo, munti ka nang mapahamak. Eh, Dok, hindi ko naman matiis si Harry. Hindi ko naman kaya na pabayaan siya na mag-isa lang siya. But Dok Carlos is a fugitive. Delikado siya. Baka mamaya nagpapanggap lang siya na wala siya sa sarili niya. Alam mo, Dok, naisip ko din yan. Pero nung nakita ko si Dok Carlos, legit eh. Hindi ako psychiatrist. Pero meron talaga siyang schizophrenic tendencies eh. Nag-hallucinate siya. Yung hawak ko, akala nga niya patalim eh, kahit hindi naman. Tapos meron din siyang memory lapses. Alam ba, hindi niya man lang maalala si Harry. At physically, napabayaan niya na yung sarili niya, Dok. Alam ko matagal na siya nagtatago sa batas, pero ngayon ko lang siya nakitang ganun kadumi. Naawa nga ako kay Harry eh. Tapos nangyari pa kay Harry yung kagabi. It's good na may karamay si Harry. Pero still, mag-iingat ka pa rin, Dok, ha? Injured pa rin tong knight and shining armor mo. Huh? Ay, nako, Dok. Hindi ka na nga makatayo, knight and shining armor pa. Tsaka, excuse me, no. Madami naman akong ibang knight and shining armor dyan. At higit sa lahat, hindi ko kayo kailangan. Kaya ko yung sarili ko. Pero ako yung paborito mo, di ba? Hindi din. Kaya kong wala kayo. Alam ko. Kaya please, ingatan mo lagi yung sarili mo. Hindi porket na wala na si Ma'am Moira, patay na siya, eh, safe ka na. Okay? Come in. Hello. Good morning. Dr. Sifra? Ikaw yung nagpunta sa wake ng mami ko. Whose mom? Moira Tanyag. Ah! Ikaw yung anak ni Moira. Yes. Dr. Tanyag, have a seat. What can I do for you? Doc, I will be straightforward with you. Can you tell me about the last transaction you've had with my mom? Did she have any changes done to her face? Bakit naman tinatanong yan, Doktora? Dok, kasi I have a strong feeling that she's still alive. May alam ka ba? Kumusta na si Harry, anak? Okay naman na po siya, Tay. Sakit lang daw po yung katawan niya. Pero buti nga po, wala po siyang tama sa mukha eh. Kasama pa rin ba ni Harry ang nanay mo? Di ba may check-up siya ngayon? Opo, kasama niya pa rin po si nanay.
Eh, alam mo naman po si Nanay, naawa na rin po siya kay Harry. Tsaka tingin niya po kasi kay Harry, anak niya na rin po eh. Hindi talaga natatapos ang obligasyon ng magulang, ano? Kahit na malaki na yung anak. Ay, Tay! Free ka po ba mamaya? Gusto mo po mag-lunch po tayo? Treat ko po. Ay, sorry anak. Hayain ko sana si Zoe na lumabas eh. Matagal ko na kasi siya hindi nakakasama. Eh, malaki na rin ang pagkukulang ko sa kanya. Kaya siguro hinahanap niya ang nanay niya. At inisip na buhay pa ito. Nararamdaman siguro niya na mag-isa na lang siya sa buhay. Okay lang ba anak? Next time na lang? Okay lang po, Tay. Pero okay lang po ba na kung wala naman po akong gagawin mamaya, eh, sumama po ako sa inyo? Oo naman, anak. I'm sure matutuwa si Zoe pag sumama ka. She needs her family more than anything else right now. Thank you po, Tay. Tara na, anak. Sige po. Doktora, seryoso ka ba? Your mom is dead. Anong sinasabi mo na buhay pa siya? Kasi, why would she consult with you? I mean, why now? She's never consulted a plastic surgeon before. May sinabi ba ako na pasyente ko siya? Wala akong sinasabing ganun. Dumalaw lang siya dito sa kliniko. Pero bakit? Close ba kayo? Doktora Tanyag, what's your problem? Anong kinagawa mo? Kasi Doc, I know and I feel that she's still alive. Please tell me, may alam ka ba dito, please? Doktora, you're just wasting my time with your theory. Kung wala ka ng ibang itatanong, makakaalis ka na. Pero Doc, please sagutin mo na yung tanong ko. May alam ka ba? Please! Like I said, makakaalis ka na. Ako na po. Kaya ko na po. Ako na, Harry. Buka lang. Okay po. Harry. Sorry ah, dahil sa mga patutsada ko kagabi, umalis ka tuloy. Nasaktan ka tuloy. Ah, wala po yan, Aling Susan. Hindi naman sa kontra ako sa'yo. Ang iniisip ko lang naman ay yung kaligtasan ni Lynette. Alam mo naman kung anong ginawa ng daddy mo, di ba? Doon lang ako natatakot. Ibang iba na po si dad ngayon. Pag nakita niyo po siya, baka maawa pa po kayo. Alam ko naman po may kasalanan siya. At alam ko po na hindi yun excuse para hindi po siya parusahan. Pero sana bago siya makulong, maibalik sana yung katinoan ng isip niya. Alam mo, marami rin akong nagawang mali noon. Pero naituwid ko. Hindi pa huli. Para magbago ang daddy mo. Habang may buhay, may pag-asa. Salamat po, John Susan. Bahinga ka na. Huwag may kailangan ka, magsabi ka na nga.